kasalanan ay you look steadily. Tinititigan mong mabuti ang kasalanan mo. Nasisiyahan ka doon sa ginagawa mo. Amen? Intently. May intensyon ka talaga. Contemplating sin. Ito ang tinatawag na standing. Hallelujah. Kaya nga, ang tao, pag ang kasalanan ay kinasisiyahan mo, tinitignan mo pa, ayaw mong baguhin. Ando na nabubulit sa pagkakasala ang tao. At sa ikatlo ay being comfortable, sitting. You agree, you allow sin na mag-ano sa ka sa sarili mo, ina-allow mo, ina-agree, nag-a-agree ka doon sa sin. Ayaw mong kontrahin, ayaw mong i-rebuke. Bakit? Kasi may pakinabang ka. Kasi nasisiyahan ang laman mo. Anong klaseng kasalanan yun na ginagawa mo, tinatayuan mo, sabi dito, inuupuan mo, you allow or agree, inaalaw mo ang gossip sa buhay mo. Inuupuan mo yung gossip. Nasisiyahan ang laman mo na i-gossip mo ang kapwa mo. Pero hindi mo alam ang diablo ang may pakananon to destroy, to steal, to kill, and to destroy other people. Amen? Hallelujah. Ito ang chapter 1 verse 1. Sa chapter 1 verse 2, blessing involves delight. Ano ba yung delight? To give joy. Yung delight, nadidelight ka, nasisiyahan ka. To give joy, sabi dito. The word of God guides your walk and rejoices your heart. Ang salita lang ng Diyos ang magbibigay ng kaligayahan sa puso ng tao. Wala nang iba, hindi ang ano pamang salita, hindi ang mga nasa librong binabasa nating mga science kung ano-ano. Kahit anong talino mo, pag wala kang words sa iyong puso, ang ending mo ay destruction. Sa akala mo lang maganda ang buhay mo. Pero hindi mo alam na ang hahantungan, yun ang laging pinapaalala ng Diyos sa atin. Yung hahantungan mo, paano ka? Blessing involves delight. The word guides your walk and rejoices your heart. Ito, para sa puso natin to, itong salita ng Diyos. Kinakailangan mag-imbak tayo ng maraming salita ng Diyos sa puso natin. Para istak lang, hindi, para ipamuhay natin. Para makita ng kapwa, para makapag-save tayo ng kaluluwa. Amen? At ang meditation ng Word of God ay para sa inner person natin, yung spirit, yung feeling natin. Kinakailangan, kung may Word of God tayo, ang feeling natin ay hindi laging malungkot, kundi masaya. Laging nalulugod sa Panginoon Diyos. Amen? For the inner person. At hindi lang yon. Katulad ng pagkain, ang salita ng Diyos ay kinakailangan i-digest natin. Saan i-digest? Sa ating katawan. Amen? Kung madadigest ang salita ng Diyos sa ating katawan, ay maganda ang mangyayari. Ano mangyayari? You make the Word a part of your life and you grow. Hallelujah! Lalago ka sa pananampalataya. Kaya nga sabi, para kang puno. Kung ikaw ay may salita ng Diyos sa puso mo, para kang puno ng ugat mo ay nasa batis. Continuous. Sariwa ka lagi. Hindi yung puno na walang tubig malalanta at sa apoy ang patutunguhan. Amen?